kung mapapanood nyo tong video na to, eh, mga ilang buwan na kami actually nandito sa Taiwan. So, hinahabol ko lang yung upload ng videos ko. Videos namin nung travel namin. At saka, ayun, yung after namin ng quarantine sa bahay. So, ilang buwan na po ang nakakalipas nung lumating kami dito sa Taiwan. Bago nyo pa makakita tong video na to. Kaya, ngayon ay nakaschedule na naman kaming umuwi ng Pakistan. Hi guys! So, may update lang ako sa inyo. Flight sana namin sa June 15. So, 4 na araw na lang flight na namin papuntang Pakistan. Kaya lang, kagabi, nung isang araw, hindi na okay yung asawa ko. Medyo may sipon na siya, masakit na yung lalamunan niya. And then, right away, antigen test siya. Negative. Tapos, kagabi, so, nilagnat siya gabi, and then, as in, nag-chill na siya. After ko siya masahihin, after niya uminom ng gamot, nag-antigen test siya ulit. And, ayun, positive. So, nandun na siya sa kabilang kwarto. Lumipat na siya. Doon na siya nag-isolate. And then, kami ni Zara dito sa kabilang kwarto. So, ayun, nakakapag-alala kasi tulog siya. Nakakapag-alala kasi baka mahawa kami. So, second day niya pa lang to. Nag-antigen test din ako, pero negative pa ako. So, lumabas ako. Kasi kinailangan kong bumili ng maraming gamot, maraming antigen test, maraming stocks ng pagkain. Although, hindi na dapat ako bibili nga. Hindi na. Kasi, di ba, babiyahe kami. Ayokong may masira. Pero ngayon, hindi ko alam kung matutuloy kami sa biyahe namin. Pangatlong beses na to actually na mag-move kami ng flight. So, ayun, sabi ko sa asawa ko, i-move na yung flight kasi hindi namin alam kung magiging okay ba. Kahit maging okay siya, pero oo ba, mukhang malabong maging okay siya ng ganun kaikling araw, diba? So, ang alam namin is inaabot pa ng 7 days yan or mahigit pa. So, ayun. Unfortunately, kailangan naming obserbahan yung isa't isa. So, ang ginagawa namin ngayon, kasi si Zara, kapag nakita niya yung tatay niya, hindi alam ni Zara na nandyan lang yung tatay niya sa kabilang kwarto. Ang kala niya nasa trabaho yung tatay niya. So, kasi pag nalaman niyang nandyan yung tatay niya, talagang papasukin niya yung kwarto na yan. So, yun guys. Bali, na-disinfect ko na rin yung kwarto namin. As in, inisprayhan ko na to ng alcohol. Balit na rin ako ng beddings. So, ayun guys, sana hindi kami mahawa mag-ina, especially si Zara, kasi kawawa yung bata kapag siya yung nahawa. Buti kami eh makakapagsabi kung ano nararamdaman namin. Tsaka vaccinated kami parehas ng asawa ko at naka-booster na rin kami. So, ayun guys, mag-a-update ako ulit sa inyo
hindi ako makatulog. Kailang, gusto ko sana magpahinga, gusto ko matulog sa tanghali. Kasi kaya lang ang dami ko iniisip. Maitatanong nyo guys kung paano nakuha ni asawa ko yung, kasi nagsimula to nung isang araw na minute niya yung old friend niya na nasa ibang city para magpatulong siya sa translation. Pumunta din dun sila sa parang munisipyo kasi kailangan niyang palitan yung address ng kanyang ID. So nakwento nung kaibigan niya na sa family niya ay yung iba nagkaroon ng COVID. Iniisip ng asawa ko na yun yung nakapagbigay sa kanya kasi kami naman, eh okay naman kami, wala naman kaming nararamdaman. Although si Zara eh, sinasabi niya nga sa akin minsan, "Mama, bubbles, bubbles, bubbles," ang tawag niya sa sipon. So, meron, hindi naman siya runny nose, pero parang basa lang siguro yung loob. So, ayun, pinainom ko na rin si Sarah ng gamot. Pero sana hindi kami makakuha. Kung mapapanood nyo itong video na to, eh, mga ilang buwan na kami actually nandito sa Taiwan. So, hinahabol ko lang yung upload ng videos ko. Videos namin nung travel namin. At saka, ayun, yung after namin ng quarantine sa bahay. So, ilang buwan na po ang nakakalipas nung lumating kami dito sa Taiwan bago nyo pa makakita tong video na to. Kaya, ngayon ay nakaschedule na naman kaming umuwi ng Pakistan. The next day. Kailangan ko rin i-test kay si Zara. Venus. Hand here. Hand. Don't move. Don't move. If you move, it will be owie. Okay? Lynn. Sorry. Go. Thank you. Thank you. So negative. Day 2. Positive na kami guys. Okay naman na si Javi ngayon. So, palitan kami. Ako naman yung hindi okay. Tsaka si Sarah. Ang taas ng mga lagnat namin. Tapos, ayun. Sobrang nag-chill ako. Sakit ng katawan ko. Galing na kami sa ospital kanina. Binigyan lang kami ng gamot kay Sarah. Tapos, pinauwi din kami para mag home quarantine. Okay, 38.5 is not bad. I hope it goes back to 38. I can't believe 38.5 now we're saying it's not bad. It used to be 38.5, you start panicking. It's because she reached for over 40 yesterday. Damn. Zara, you're too hot. Photo, mama, take photo. Mama, take photo. You check her? You check her? Papa, you check her? Uh,
Hi, hello guys. So ngayon ay fully recovered na kami. Kaya lang hindi pa kami pwedeng lumabas. Hindi pa pwedeng lumabas si Zara. Hindi pa pwedeng lumabas si Zara hanggang 2 araw pa. Pero yung asawa ko pumasok na sa trabaho. Kaya ayun, si Zara hindi pa pwedeng lumabas. And ayun, so nung nagka-COVID nga kaming tatlo, si Zara lang yung minonitor ng ospital. Wala na silang pakialam sa mga adults. Palibhasa, ano naman kami, may vaccinated kami, tapos may booster pa kami. Tsaka, ayun, siguro nga dahil sa edad namin, medyo bata-bata pa kami. Ayun, sa bata lang talaga sila masyadong concerned. Kasi araw-araw tumatawag sa amin yung ospital. Eh, hindi nga nila, hindi nga nila tinatanong kung negative na ba kami or kung may lagnat pa ba kami. Wala, as in, kahit gamot hindi sila nagbigay ng para sa amin. Again. Show mama, mama too. Wala. Show mama. Wow. Ice cream, mama.